Ngayon ay piyesta sa Pangil. Pangil Laguna. Sino ang taga-Pangil dito? Wala taga-Pangil. Sabi ni Papa, bakit ang pangalan yung ipangil? May kwento yun. Next time na lang ikikwento sa inyo. Pero yung bayan na yon ay nag-iisang may piyesta ngayon sa ating diocese. Bagamat ang buong sambayanan ay nagdiriwang sa kaarawan ng mahal na Birhen Maria, na tayo'y nagpapasalamat dahil si Maria ay naging bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Alam niyo, sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga santo at santa, dalawa lang po ang pinagdiriwang natin sa kanilang kaarawan. Yung dares ay yung ipinagdiriwang natin yung kanilang pagpanaw sa daigdig na ito. Yung pagpasok nila sa kaharian ng Diyos sa oras ng kanilang kamatayan. So, dalawa lang po. Si mahal na Birhen Maria, yung pinagdiriwang ng simbahan sa kanilang kaarawan, at ang ay sinong pangalawa? Sino ang pangalawa? Si San Juan Bautista. Silang dalawa lang po kasi bahagi yun ang pagkilala sa kanila natin. Ito yung mayroong ginampanan. Pagtulong, maliwanag na pagtulong para sa pagdating ng Mesiyas. Si San Juan ay tinatawag nating tagapanguna, tagapagbalita, tagapag-anyaya, announcer. Siya nag-announce na darating na ang Mesiyas. Mahal na Birhen Maria, siyempre, yung pagiging ina ni Jesus. Kaya kung minsan may mga kapatid tayo na hindi katoliko, ay palagi na, bakit napakalapit niyo kay Maria? Sinasamba niyo si Maria? Sinasamba ba natin si Maria? Hindi natin sinasamba si Maria. Tama, malapit si Maria sa atin. Napakalapit. Bakit? Kasi bahagi ho yun ng ating pagkilos sa daigdig na ito, no? Na kung tusin mo ay maging bahagi rin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po din ay dinidipek o pinapahalaga dito sa imahin ng mahal na Birhen na ina ng laging saklolo. No? Kapag tayo ay nagugutom, sinong inahanap natin? Ang nanay natin. Kapag tayo ay natatakot, ang sinasambit natin yun, nanay natin. Asaan si mami? Kumisa, nandiyan rin yung tatay. But most of the time, nandiyan yung nanay. Yun ang kalimitang hinahanap natin. Nasaan yung nanay? At yun yung karanasan ni Jesus na hindi naiba sa atin. Kaya tayo ay malapit sa ating nanay. Kasi yun ang nangangalaga sa atin. Ay di lalong-lalong na yun kay Jesus. Ano? Sa nanay ni Jesus. At tayo ay naging mga anak din ng mahal na Birhen Maria gawa ng ating pananalig kay Jesus. Kaya po, bahagi yun na kung saan ay huwag nating kalimutan, ano? Dahil si Maria ay malapit din kay Jesus. Kasi nanay eh. Nanay. Pero hindi lamang po yun. Yung pag-inanay yun, pinapahayag dito yung
yung turo ng tinatawag po nating incarnation. Ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay naging tao. Eh, Father, alam na namin na ang Diyos ay naging tao. Ah, hindi lang po yun. No? May mamalalim na kadahilanan at may malalim na pagpapaniwanag. Pag sinabi natin na ang Diyos ay naging tao, kasi bahagi yun akong sanay, hindi lamang ang Diyos ay kunyaring naging tao. No? Pero pag sinabi mong ang Diyos ay naging tao, siya ay naging katulad natin. Bagamat hindi niya iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. No? Kaya, mayroong malaking implikasyon. Bakit? Kung siya, Jesus, ay naging tao, yung sabi niya rin, yung dugo ni Jesus, kaninong dugo nang galing? Kaninong dugo? Saan ang galing ang dugo ni Jesus? Kay Mama Mary, no? Kasi ang Diyos, walang dugo. No? No? Kaya nagkadugo si Jesus rin, kasi siya ay naging tao. Saan ang galing ang kanyang pagiging tao? Kay Mama Mary. No? Kaya yung laman ni Jesus inanggaling sa karinong laman? Laman ni Mama Mary. No? E biro mo yun, Diyos. Kaya po na, kung tingnan po natin, ano, ay napakabigat ng kahulugan na kapag sinabi mo ang Diyos ay naging tao. No? Bakit? Ay hinihinayaan ng Diyos. Hinayaan ng Diyos na ang dugo ni Maria, ang katawan ni Maria, ang laman ni Maria, ang DNA ni Maria ay maging bahagi ng DNA ng dugo ng laman ni Jesus. Kaya bahagi yun akong sa iyo makita po natin. Kaya, isang bagay na kung saan ay pinamamanig natin, ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi lamang sa pamagitan ng pagkilos ng Diyos. Hinayaan niya na alin na mag-participate ang tao. Ibig sabihin, ninais ng Diyos na ang sa pamagitan ng kanyang pagliligtas ay kasama sa pagkatao at ang pagiging tao. Kaya rin po yung kaisipan natin kung tawagin natin ay alin, grace builds in nature. Ang biyaya ng Diyos ay lumalago mula sa natura ng tao. Doon nagsisimula. Kasi kaya mahalaga po yung ano nga alin, ha? Kinakailangan natin alin, pahalagahan din natin ang human nature. Kasi mayroon iba na alin, ha? Ang pananampalataya namin, yung pananampalataya na galing sa Diyos. Wala nang human nature. Wala nang human nature. Wala nang human rights. Karapatan lamang ng Diyos. Hindi. Sinama ng Diyos ang laman at ang karapatan ng tao sa pagliligtas ng sangkatauhan. Kasi paliwanag ko na kung saan yun, niligtas tayo ni Jesus. Na alin, hindi lamang Diyos, kundi tao. The true nature of God. The true nature of Jesus Christ. Nature of God and nature of man. So, siguro po sa mga bata, hindi na may ganda maintindihan yun. Ano? Pero, makita natin yung karangalan na alin. Napakahalaga sa pag-usapin ng pagliligtas ang alin, ang elemento ng pagiging tao.
Kaya hindi mo pwede na rin, nananalig ka sa Diyos, hindi ka pwede maging maka-Diyos na hindi ka naging makatao. No? Kasi yung ibang pwede maging maka-Diyos eh, pero hindi sila makatao. Hindi pwede yun sa paanyayan na ipinahayag ng Poong May Kapal. Kaya rin sabi nga, tayo, na dahil tuloy na tagasunod ni Jesus, hindi pwede tayo maging extremist. Hindi tayo pwede maging fundamentalist. Ano bang ibig sabihin ng fundamentalist? Katulad ng ISIS. Nalil, kami nananalig sa Diyos. Hindi na, kahit na kami magpasabog ng tao, hindi pwede yun. Bakit? Pinahalagahan ang natura ng tao. Hindi mo dapat winawasak ang natura ng tao sa iyong pagsampalataya sa Diyos. Marami pa rin, marami pa rin kaisipan. Pero yun yung pagkita po natin na sa pamagitan ng mahal ng Bering Maria, pinahalagahan ng Diyos ang natura ng tao sa pagliligtas niya sa sangkatauhan. Pangalawa ay yung kahalagahan alin na makita po natin na ibinamanik ng mahal na Bering Maria ay alin, yung pagsunod ni Maria sa Diyos. Yung pagsunod ni Maria sa Diyos. Ay siguro sabi niya, Father, alam na namin yan. Ang pagsunod ni Maria sa Diyos, kinakailang sumunod tayo sa Diyos. Ah, hindi lang yun. Ano yung pinakita ni Maria? Yung ready to serve. Hindi lang basta sumunod. May tao kasing sumusunod. Sinasabi, susunod. No? Sabi niya, susunod kami. No? Parang yung nanay, sinasabihan ng anak, anak, bumili ka ng suka sa tindahan. Yun ang kukomputer. Nasabihin ng anak ay, mamaya na po. Mamaya-maya, sabihin ng nanay, anak, bumili ka ng suka sa tindahan. Opo, nanay. Pero hindi kumikilos yung sarapan ng computer. No? Hindi kumikilos yung sarapan ng kanyang cellphone. Ay, susunod. Pero alin? Ay, mamaya na. No? Sa kanan. Baka makalimutan na, no? Bahala na. Hindi, si Maria din, ang kanyang pagsunod niya din, kaagad-agad. Sabi nga, asap. Anong ibig sabihin ng asap? As soon as possible. No? Dapat ganoon, ganun ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. As soon as possible. Kaya bagay yung nakonsan yung makita po natin, ano? As soon as possible. Hindi na dapat natin pinatatagal. Ano? Kasi bakit? Ay susunod ka rin naman eh, pag napapatatagalin, ano? Kaya kalimit na sinasabi ko sa mga bata. Sabi ko, sumunod na kayo agad, kasi bakit? Kasi kapag sumunod kayo agad, sasabihin nyo na ng nanay niya, bumili ka ng suka sa tindahan, pwede, maalis ka, bibili ka ng suka sa tindahan, o baka babalik ka uli sa ginagawa mo. Kaagad. Kadali. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi mo pa pinagalit yung nanay mo. No? Hindi mo pa binigyan ng tension ng nanay mo. No? Hindi mo pa hinayaan na sigawan ka ng nanay mo. No? Kasi bakit? Yun yung pagsunod. Hindi lang pa sa pagsunod. Bigla ang madaling pagsunod. Handang sumunod sa lahat ng pagkataon. Kagad-agad. Asap. Kaya huwag niyong kalimutan yung asap na pagsunod. As soon as possible. Kaya yun yung malaking hamon na ipinamamanik ko sa atin ng Poong May Kapal. Sorry po, matutunan natin, no? Matutunan natin sa pagkaparangal natin sa mahal na Bering Maria, no? Ngayon, hindi lang tayo sumusunod. Ang pagsunod natin ay isang pagsunod
na kung saan ay katulad ng mahal na Birheng Maria natin, na makita niya yung pinahayag ng buong may kapag. No? Kaya at makita po natin natin, sabi nga natin na yung unang himala ni Jesus, yung unang himala ni Jesus Ellen, ay through the request of his mother, ay hindi naman pinahintiyan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi alam niya, kapag siya ay tinatawagan ng Diyos para tumugon sa panawagan niya, ay madali rin siyang sumunod. Kaya kung siya ay yung una niyang pagsunod saan, siyang tawagin po natin, sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Maria ay tinaguriang the first disciple of Jesus Christ. Unang disipulo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Bakit? Siya sumunod. Madali siyang sumunod nung sinabi noong Spirit, noong Anghel ng Diyos na, ikaw, Maria, ay manganganak ng isang lalaki. Anong sabi ni Maria? Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Kaya kakakibat, pagkasabi na sa katunayan, ang iyong pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao. Anong ginawa ni Maria? Dali-dali siyang pumunta sa bulubundukin ng Judea. So, hindi pa tumpit-tumpit. Nagmamadali. At ito yung hilingin natin sa harapan ng pumi kapag. Susunod namin lang din tayo. Bilisan na natin. Hindi pa tayo magdadagdag ng tension para sa iba. Ibig sabihin ay hindi na tayo nagpapahirap sa bawat isa. Susunod din naman tayo eh. Ba't pa natin pinatatagal? So itong dalawang bahagi yun na kung saan ay pagsumikapan natin bilang pagkapanangan natin sa mahal na Birheng Maria, na makita natin na kung bakit si Maria ay napakalapit kay Jesus. Kasi nakita natin na nawa ay matularan natin siya. Una, makita po natin na sa pamagitan ni Maria, pinahalagahan niya ang pagiging tao. Pinahalagahan ng Diyos ang ating pagiging tao. Sa nato ay makita natin na tayo ay maka-Diyos. Sana huwag nating kalimutan na tayo rin ay dapat na makatao. Hindi pwedeng pag-iwalayin ang pagiging maka-Diyos sa pagiging makatao. So, yun na yung, kasi lalong-lalong na ngayong panahon na ito, may mga tao sinasabi nila na sila ay maka-Diyos. Pero, hindi sila makatao. So, ginagamit lamang ang Diyos. Pangalawa, na nawa ay maging bahagi natin. Nawa ay tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Asap. As soon as possible. Maglaan po tayo ng ilang sandali ng katahimikan. Baka may gusto pang sabihin sa atin ng ating Diyos.
gandong ng aking. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ang kalugtan ng Diyos sa mga pagkapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sabayin ang alay mo sa aming paghahain. Ngayon aming ginugunita ang bereng mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus, iniloob namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Sa Diyos, aming puso at buwan. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon, aming Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ibinagdiriwang namin ang kaarawan ng mahal na Bereng Maria. Bukod mong binagpala sa babaeng lahat ng mahal na Bereng totoong papalad, na iyong diniling maging ina ng iyong anak,
nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Bereng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyo, kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kalangitan mo. O sana, o sana, sa kaitasan, o sana, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat itong alkan. Ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos sa makuna, ninawagan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, langgapinin ng lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang magkatipag, ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin yun ang pag-alala sa pag-amalay at muling pagkabuhay ni Una, kanyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis at nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig, pusbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapati kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo.
ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa ligdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararapat mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ang banal papuri sa iyo. Diyos, amang magabangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Katulad ni Maria ay tunay na tayo ay maging maka-Diyos at maging makatao, at tulad ni Maria ay tayo ay sumusunod kaagad sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumalim. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ng sanlibutan. Maawa
Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mababalag ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiguhod po ang lahat at sama-sama natin yata ng act of consecration to Our Lady of Fatima. O Virgin Mary, most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Earth, in accordance with your wish made known at Fatima,
We consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we entrust all that we have, all that we are. Reign over us, dearest Mother, and that we may be yours in prosperity, in adversity, in joy and in sorrow, in health and in sickness, in life and in death. Most compassionate Heart of Mary, Queen of Virgins, watch over my mind and heart, and preserve me from the deluge of impurity which you lamented so sorrowfully at Fatima. I want to be pure like you. I want to atone for the many crimes committed against Jesus and you. I want to call down upon this country and the whole world the peace of God in justice and charity. Mindful of this consecration, I now promise to strive to imitate you by the practice of the Christian virtues without regard for human respect. I resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all my sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Ama namin, mapagmahal, para sayangin mo sa iyong sambayanan ang pinagsalo-salo mo sa biging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Direng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamagitan ng Jesucristo, masama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated. Father, announcement lang po, sa darating po na October 21, 2017 ay gagawin po ang ating kumpil. Ang requirements po ay ang mga sumusunod. Must attend the 3-day seminar which will start on September 30, October 7, and October 14. 12 years old and above po ang pwede pong makumpilan, and they should bring their Xerox copy of their baptismal certificate. Ang forms po ay available sa ating parish office. Salamat po. So, pasensya na po kayo, no? Sa pagmalikabong at may pinagagawa pa yung ating simbahan, no? So, isama niyo rin ho ninyo sa inyong panalangin, no? Sa mahal na ina, na yung kanyang kaarawan. Matapos natin yung ating pag-awain. Sabi nga ay alamin naman yan ay sinusunod ko lang naman yung inyong request. Sabi ay paayusin natin yung ating glory. Father, isama na rin natin yung harapan. Sige. Pati yung hagdanan. Sabi naman ng ibang Father, yung ganun na rin yung tabi. Pati na rin daw yung choir mo. Sabi ko ay di isama ninyo sa inyong manalangin, no, na ipagkaloob ng buong ni Kapal. Na nawa ay may mga tao na patuloy na tumulong para po lalo natin mapapaganda yung ating simbahan. Pangalawa, ay bilang bahagi po ng ating pagpapahalaga sa araw na ito, sa kapistahan ng Mahal na Direng Maria, ay ako po ay nagsimula gumawa na magnet, no, ng mga image sa Mahal na Direng Maria. Kailangan